Shizams, first time ko lang i-reveal sa inyo. First time ko i-share dito sa YouTube channel ko. Who is she? Your ultimate Shizam. Hi, Shizams! Welcome to my YouTube channel! O, di ba? Ang taas ng energy ko at 39 weeks and 6 days. 40 weeks na, Shizams, due date ko na bukas. Dahil nga, one of the most highly requested vlogs is a Q&A about my pregnancy journey. Naka 9 months naman na ako, sagutin ko na itong lahat ng mga tanong ninyo. Actually, I gathered all your questions sa Instagram, sa Facebook, sa social media pages ko. So ito, nakabuo ako ng list of questions, pero hindi ko pa siya nasasagot on my own. So, I'll answer them as raw and as honest as possible. Siyempre, ano lang tayo? Doon tayo sa true lang tayo, di ba? Sa true lang. Question number one. Ano po ang changes sa skin nyo while pregnant? What is your skincare recommendation for pregnant women? Actually, Shizams, I'm so lucky because I didn't experience any skin breakout. I didn't develop any pimples or acne, or siguro rin even pre-pregnancy, hindi talaga sensitive ang skin ko. Minsan, alam nyo, I'll be honest, nakakatulog ako ng may makeup, pero ano, wala, hindi talaga ako nagkaka-pimples or acne, or very, very rare lang talaga. So, I didn't experience any skin breakout, but I did experience skin discoloration. And what I mean by that is, umitim ang kilikili ko. This is a proof. O, di ba? Umitim ang kilikili ko, umitim ang bato ko, umitim ang siko ko, umitim ang tuhod ko, and I experienced stretch marks. So, siguro yun yung masasabi kong nagkaroon ng changes sa skin ko. In terms naman of skincare recommendation, I wasn't that very specific na kailangan talaga sobrang natural, but I just make sure that the items I use are safe for pregnant women. That's for question number one. Question number two, bakit po wala kang stretch marks? Ano po ang gamit nyo? Shizams, first time ko lang i-reveal sa inyo. Actually, ang daming nagko-comment about this, ang daming nagtatanong, ang daming sasabi, ang swerte mo, ang kinis mo, wala kang stretch marks, ano yung ginagamit mo. Hindi pa ako nag-share. So, first time ko i-share dito sa YouTube channel ko that yes, I have dark stretch marks. Ang dami-dami kong stretch marks, and actually, papakita ko sa inyo, Shizams, kung gaano siya kalala. Tayo ako ha, pakita ko yung stretch marks ko ha. Shizams, oh. See? Nakikita ba yan? Lapit ba ako? See? Meron akong linea negra. Ang itim-itim ng pusod ko. And then, ang dami kong stretch marks sa ilalim. Lapit ba ako? Kita ba? Kasi nasa pinaka-ilalim eh. Diba? Ang dami niyan. Hanggang dito yan sa gilid oh. So, Shizams, hindi porket artista ako, hindi ako nakaka-experience ng stretch marks. Grabe ang stretch marks ko. And Shizams, ha, ever since I found out na pregnant ako, ang dami kong pinahid! Iba't ibang products! As in, siguro, syempre nag-search ako, di ba? What are the top products to prevent stretch marks? Lahat yan binili ko, lahat yan pinahid ko, morning and night, pero wala. Nagka-stretch marks pa rin ako, Shizams. And at first, I'll be honest that I struggled. Parang hindi ko matanggap kasi sanay akong, hindi naman ako sobrang flawless at kinis, no? Pero sanay ako na hindi ako nagagasgasan, hindi ako nagkakaroon ng mga peklat, ganyan. Nag-struggle talaga ako nung una. But then I realized it's part of the process, eh. It's normal, eh. Sa pagiging buntis, talagang may mga swerteng wala, hindi nagkaroon ng stretch marks, pero meron talagang magkakaroon. And just like you, Shizams, na mga buntis na may stretch marks, nako, tayo ang magkakakampi. Hindi porket artista ako, makinis ako all the way. Nagka-stretch marks pa rin ako, and it's something that is, I guess, beyond my control. Wala na ako magawa. Andiyan eh. Alam mo yung kahit ano gawin mo, I did my best. Ang dami kong pinagagawa. Kung ano-ano akong creams and oils. Pero, andiyan eh. Siguro when you know that it's happening for a beautiful reason, alam mo na nagsistretch yung skin mo because may baby kang pinapalaki, nawawala na yung insecurities mo eh. Or nawawala na yung, aside from insecurities, parang hindi mo napapansinin. More on, basta ang importante si baby.
hindi ka na. So siguro yun yung nagbago sa sarili ko na it's more of on the baby na. So yun, Shizams. Ang dami ko na-explain na sa stretch marks pala. Question number 3. Maybe a little personal, pero how do you like to give birth po? Natural birth po ba? Medicated, unmedicated, home birth, water birth, or C-section? Honestly, Shizams, of course, gusto ko ng vaginal birth. Natural birth as much as possible. Kaya nga umabot na ako ng 40 weeks sa pagbubuntis ko, hindi ako pumapayag ng magpa-C-section. Sabi ko, Doc, hintay ako, ayoko magpa-cesarean. Pero ayaw bumaba ni baby at saka hindi bumubukas yung cervix ko. Pero syempre gusto ko ng natural birth. And the reason why, ito lang ha, naririnig ko lang to sa iba, it's because it's easier daw to recover kapag vaginal birth ka. Mas makakakilos ka agad, parang in a month, okay ka na. Makakapag-workout ka na daw ulit. Makakabalik ka sa trabaho. Kung tatanungin niyo talaga ako, I don't mind. Either it's C-section or vaginal birth, as long as safe ako and si baby, okay, go. Wala akong pakialam kung magkaroon ako ng pekas dyan, ng tahe. Ito talaga, meron na akong, marami na akong stretch marks at marami na akong pekas. E di go, kung C-section, go. Okay, reveal po ng full name ni baby, at least the nickname of the baby. Kami ni Perry ang nag-isip nito. Name is Hailey Luca. Hailey Luca, because 'di ba pinaglihian ko si Luka Doncic. Wow! Yung itong napakagwapong basketball player ng Mavericks. So during the first trimester, wala akong ginawa kundi abangan yung mga games ng Mavericks at panoorin, titigan lang, maging updated kay Luka Doncic. Hindi ko alam kung anong meron, pero gwapong-gwapo ako sa kanya, and then siya yung pinaglihian ko talaga. And then the reason why it's Hailey, it's because parang we wanted to incorporate it with the word Hallelujah. And Hallelujah means praise the Lord. So parang thank you Lord for this beautiful gift. That's why it's Hailey Luca, because it sounds like Hallelujah. O diba? Tapos napasok ko pa si Luca Doncic. Ang smart namin ng asawa ko eh. Bukod po kay Jen at Rocco, sino pa taga starstruck yung godparents ng anak mo? Actually, I wasn't able to. Ewan ko lang ha, pero after the phone call, the prank call, parang hindi na nila ako pinapansin masyado. Lalo na ni Jen at saka ni Rian. Kaya ang sama-sama talaga ng loob ko. Feel ko na-offend ko sila kasi feel ko they were very genuine. Nung kausap ko sila, then sasabihin ko, it's just a prank. Ganun, di ba? Pero I told them naman na I was really genuine, that I really wanted them to be the ninangs of my baby. Sila talagang gusto ko maging ninangs. Pero wala, parang na-hurt ko ata sila. Yun, hindi ko alam kung go-go pa si Jen at saka si Rian. Pero sana pa rin. Meron pa naman tayong baptism, so tingnan natin, di ba? Pero si Rojo kasi, go siya. Di ba pumunta pa siya sa baby shower ko? So go siya. Aside from sa kanila, wala, matagal pa naman yung binyag. So may time pa kami mag-isip. So again, sorry Jen and Rian. And Rocco. Sorry kung na-offend ko kayo dun sa prank call. Ayoko na gawin. Kahit ang dami nag-request sa akin na gumawa ako ng prank with my husband na water break prank, na yung paano bigan ko daw, na sabi ko hindi ko kaya, Diyos ko. Ayan. Okay, next question. What do you love being pregnant? What do you love about being pregnant? Hindi ko maintindihan yung tanong niya. What do you love being pregnant 9 months, grow big bump? Putol-putol ah. What I love about it, it's been quite easy and smooth for me yung pregnancy ko, kasi kita niyo naman, nakapag-vlog pa ako, nakapag-promote pa ako, nakapag-shoot pa ako, nakalabas pa ako. Parang as if there are days that as if hindi ako buntis, or normal day lang for me. There are also days na talagang mahirap, na mahirap ang pagbubuntis. Pinaka-love ko, siguro it's feeling the baby inside. Yun yung pinaka na-enjoy ko, yung nararamdaman ko siya sa loob ko, yung mga sipa niya, yung nakakausap ko siya, and then nagkakaroon kami ng time together. Kasi ako, I really give time to myself and to my baby, na kami lang, na may mga ganong oras in a day na kinakausap ko lang siya. Yun siguro talagang pinaka na-enjoy ko dito sa 9 months of my pregnancy. At saka yung mga perks sa parking, sa pila, dun sa di ba, sa pregnant women or PWD, or yung mga na-enjoy ko. At saka spoiled, pag buntis ka, spoiled ka sa asawa mo. Ayun. Next.
How do you deal with bashers' criticisms? Examples, why does it seem na puro negativity about pregnancy ang sinishare mo? Parang ang dami mong regrets sa pagiging pregnant mo. Actually, I still read your comments. Kahit alam kong masasaktan ako or maapektuhan ako, binabasa ko pa rin yung mga comments nyo on all my social media pages, even dito sa YouTube. Wala na eh. Siguro sa tagal ko na rin sa showbiz, what? 16 years na ako. Lahat na ng masasakit na salita na na-experience ko na, nabasa ko na. And ako kasi naniniwala ako na alam ko yung truth sa sarili ko. Kung ano man yung sinasabi nyo about me, yan lang yung nakikita nyo eh. Yan lang yung napapansin ninyo. Yan lang yung napapanood ninyo. Sa totoong buhay, alam ko na ito ako. Ito yung sarili ko. Ito yung truth ko. And yun yung pinanghahawakan ko. Na kapag may nagkunyari, nagsasabi sa akin, nag-regret ka. Alam nyo ba what's in my heart? Na nararamdaman nyo ba kung ano yung nararamdaman ko? Hindi ibig sabihin nag-post ako na mukhang nag-regret ako. Is nag-regret talaga ako? Hindi. Sometimes it's just the real. Pero if you read my captions, talagang makikita nyo na may sense talaga. Hindi puro negativity eh. I'm just sharing the realities of pregnancy. Na may mga babaeng hirap sa pagbubuntis, may mga babaeng hindi din. Ako kasi, naniniwala ako na it's okay. Let's normalize sharing the difficulties of pregnancy as much as we are sharing the highs of pregnancy, di ba? Share din natin yung mga mahirap na bagay. Kasi alam ko sanay na sanay kayo na kapag artista laging, ay, ang ganda-ganda nila magbuntis. Ay, ang saya-saya ng buhay nila. Buti pa siya hindi hirap. Di ba laging ganun sa mga artista? Parang ang perfect-perfect ng life nila kahit pagbubuntis. Pero ako, sinishare ko yung mga hindi magaganda kasi gusto ko malaman nyo na, hey, katulad nyo lang rin ako na may mga times na hirap ako, na normal na tao lang din ako, kung paano kayo nabubuntis, kung paano kayo nahihirapan, nahihirapan din ako. Kasi meron naman talaga kahit artista kami. Why you have regrets? Just like your other video, you seem to be unhappy of your pregnancy. Ang pangit ng content mo. What? Hindi ako unhappy ah. And just so you know, yung mga reels na ginagawa ko, kinukuha ko lang din sa mga trending na reels ng mga buntis. Alam nyo, pag nakita nyo yung mga comments sa kanila, parang hindi naman sila binabash, pero ba't ako nung nag-post ako, binabash ako. Iba talaga ang ano ng Pinoy. Parang ang dami lagi sinasabi ng mga Pilipino. At sa ibang bansa, parang well-celebrated yung mga, ano mo yun, yung mga ganong bagay. Pero sa Pilipino, ewan ko ba dito sa atin, ang dami talagang kyaw-kyaw, ang daming nega. Oh, anyway, next, why do you have to post everything you have? Instead, help people out there that's in needs. I get that you have all this stuff because of your rich husband. Just help the poor, please. Ano ba yan? Why do I have to post everything? Shizobs, alam ko tong comment na to eh, nung nag-promote ako ng isang products ng isang brand. Shizobs, kasi sa totoo lang, ang dami pong nagiregalo sa amin at sa baby ko. And in return, para man lang makatulong ako, pinopost ko sila, sinishare ko sila. But it doesn't mean na nagbabrag ako. It means na I'm recommending these products and I'm very thankful na nag-reach out sila sa akin and kinonsider nila ako at tinutulungan nila ako dito sa journey na to. No matter how small yung binibigay nila sa akin, kahit ilang piraso lang ng mga baby stuff, kahit magkano lang yung amount nung regalo nila sa akin, I don't mind. Talagang very appreciative ako at gusto kong makatulong sa mga brands na to. Pero hindi siya bragging. Ito, ang asawa ko napakaswerte kasi halos lahat na ng gamit ng bata niregalo na sa amin at sponsor, di ba? Itong asawa ko, kailangan talaga sigilin ko to. Pero si Perry, hindi. Tsaka ang dami nagsasabi, rich husband, Diyos ko. Sana nga rich talaga yung husband ko. Ayan, next question. Ready ka na ba, Beshi? Physically, mentally, emotionally ready? Di naman nakakatakot manganak. Nakaka-excite pa nga eh. Medyo masakit nga lang talaga. Good luck po. I don't think there's anyone ready about giving birth. Especially pag first time, di ba? Wala namang ready eh. At saka, ang katawan ng babae, iba-iba. So, iba-iba rin yung sakit, iba-iba yung effect sa atin. I'm trying to be ready physically, mentally, and emotionally. Pero ever since this pregnancy happened, ang dami nang nagbago. Ang dami nang changes sa akin. Nakita niyo naman physically, di ba? I used to be super fit and ano, di ba? Talagang masel-masel ako dati. Dati na inaasar ako, nababash ako na mukha akong may sakit, mukha akong anorexic. Pero tingnan nyo naman ngayon, di ba? Ang laki-laki ko na. Saka pinaghirapan ko yung katawan ko sa gym ng ilang taon, di ba? Yun, wala. That's part of being pregnant talaga eh. Na may
magbabago talaga sa katawan mo. And syempre, dun ako after sa growth ng baby ko. Kailangan lumaki ng baby ko eh. Kailangan kong lumaki. Pero anyway, yun nga. Ako talaga, I'm just enjoying the process and I'm just enjoying the changes. And I guess, yun din yung tinuro sa akin ng pregnancy na change and growth is beautiful. Mommy Chris, ano po ang cravings nyo na pinagbabawal ng OB-GYN ninyo kainin? Bawal yung mga raw. Bawal yung raw na itlog, raw meat, sashimi, sushi. Syempre, bawal ang alcohol. So, yan yung mga pinagbabawalan sa akin. Marami pa eh. Pero, since may husband ako na chef, so, mas madali sa akin kumain kasi mas nababantayan na yung food intake ko. Ano ang madalas nakakapag-stress sa'yo ngayong buntis ka? Wala naman. Kasi, so far naman yung environment ko talagang okay. Asawa ko nga sabi ko supportive. So, wala namang nakapag-stress sa akin. What is your most shocking lesson or realization sa pagbubuntis? Pregnancy really taught me to take rest as productive. Natuto akong magpahinga, natuto akong mag-slow down, natuto akong tumigil magtrabaho kasi trabaho ako for workaholic ako, 'di ba? May businesses ako, may mga teleserye ako, wala talaga akong tigil. Pero nung nabuntis ako, na-appreciate ko yung time, alone time, talking to my baby, time with Perry, time with the people sa bahay namin, time with my family, mas open ang communication, mas nabigyan ko ng oras kumbaga lahat ng nasa buhay ko. Even yung mga gamit ko, yung mga makakalat kong gamit na ayos ko, siguro mas naging organized akong tao, charot, na realize ko din. Ang hirap talaga magbuntis. Kaya saludo ako sa lahat ng mga nanay, grabe. Mas na-appreciate ko din ang nanay ko kasi sa pagbubuntis pa lang, ang dami ng pinagdadaanan. Grabe ang sacrifices ng isang ina. Yun ang masasabi ko. And also, siguro, na-amaze din ako sa katawan ng isang babae kasi how it grows a human, nakabuo ka ng tao sa katawan mo. Ang galing-galing ng katawan ng babae. Then after giving birth, biglang nagsisend ng signal yung katawan mo sa baby mo na biglang magpaproduce ka ng milk, di ba? So parang ang galing lang talaga ng ang galing ng katawan ng babae. Sabi ko nga, kahit ang daming changes sa katawan ko, na-appreciate ko yung, mas na-appreciate ko ngayon yung katawan ko kahit malaki ako kasi grabe yung ginawa niya for me to grow a baby inside. I'm so thankful kasi pinagdasal ko na sana hindi ako magkaroon ng gestational diabetes, hindi ako magkaroon ng APAS, hindi ako magkaroon ng pre-eclampsia, yung mga ganyan. Though I had UTI infection na ang hirap, hanggang ngayon, hanggang third trimester ko, may UTI infection ako na ang hirap-hirap namin i-cure. Wala, ginawa ko na talaga yung best ko eh. Naglaklak na ako, naglaklak ng tubig eh. Though I had that infection, na-survive ko yung 9 months and buong-buo si baby and healthy si baby. So yun lang siguro yung pinaka-ano ko. To complication. How does your husband support you? Grabe yung support sa akin ng asawa ko as in talagang kung ano yung hingin ko na hindi mahal dapat ibibigay niya. Pag mahal hindi niya ibibigay. Pero grabe yung support niya sa akin like emotionally. Ini-encourage niya ako kapag nadadown ako about myself, kapag nadadown ako na hindi ko alam kung natatakot ako na si baby kung okay pa ba. At saka sinasamahan niya ako sa check-ups. Lahat ng check-ups sinasamahan niya ako at saka kung ano yung kailangan ko talagang binibili niya para makatulong sa pagbubuntis ko and even sa postpartum ang dami niyang mga biniling products for me. Ang dami niyang mga binili talaga para mapa-ease yung pregnancy ko. So, grabe yung support ng asawa. How did pregnancy change me? In a way na less of me but more of the baby. Hindi ko na masyadong iniisip yung sarili ko. Hindi ko na iniisip kung lumaki ako. Hindi ko na iniisip kung gusto ko tong mga bags na to. Ito yung mga bibilhin ko for me. Hindi na lahat yung focus ko. Kailangan ko mag-ipon para madala ko sa magandang school ang anak ko. Alam mo yun, parang puro sa kanya na. Kailangan ko mag-ipon kasi gusto ko may mamanahin sa akin yung anak ko. Puro sa kanya na. Yun siguro talaga yung pinaka nagbago sa akin. Willing ako matutunan ko ano yung dapat gawin and willing ako i-sacrifice lahat. So doon ako na-excite yung new chapter of my life na lahat bago sa akin. Syempre, di ba? Pag may bago, na-excite din tayo. Gusto ko makita yung mini-me version of Perry or mini-me version of me. And at the same time, yung magpalaki ka ng isang bata, paano ba? Paano ba maging isang mabuting ina? Yung gano'n, doon ako na-excite. Babalik ka pa po ba sa showbiz? Of course, no! Pag pumayat-payat ulit ako, babalik ako sa showbiz. Kung gagawa pa daw ako ng mga teleserye. Oo naman, no? Pero ang priority ko
kasi ngayon, after giving birth, syempre, ang focus ko na sa baby. Kaya ko na magtrabaho, pwede ko nang iwan. Syempre, gusto ko pa rin bumalik sa showbiz. Actually, namimiss ko na umarte. Namimiss ko na umattend ng events. Namimiss ko na yung mga friends ko sa GMA. Namimiss ko na yung mga production, yung puyat. Pero yes, gusto ko bumalik sa showbiz. Pero let's see kung kailan. As long as kailangan pa ako ni baby na tumutok sa kanya at nasa bahay ako, baka naman kaya mag-work from home. Or kung pwede mag-start ng business, kasi syempre hindi naman pwedeng nakaasa lang ako sa showbiz, 'di ba? Kasi hindi ko rin naman alam kung makakakuha pa ako ng ganung kadaming shows like before, 'di ba? Sunod-sunod ang shows ko. So syempre ngayon, pipiliin na rin nila yung mga roles for me, pipiliin na rin nila yung mga shows for me. So hindi na ako ganun kaano. Kumbaga, nalagpasan ko na or alam kong tapos na ako dun sa time na talagang nasa peak ako ng career ko. And I guess that was with Aljur. Nasa peak ako ng career ko. 'Yun yung love team kami ni Aljur. And alam kong tapos na ako dun. So ngayon, I have a dream naman talaga of having a family of my own. Ano pong i-expect pa namin sa YT channel nyo? Syempre marami pa, no? Pero more on motherhood na. Actually, ang dami kong gustong i-share sa inyo. Like, after giving birth, plano ko mag-shoot ng about postpartum, saka yung mga talagang essentials for the baby, newborn essentials, at saka yung getlay. Hindi ko alam if familiar kayo sa getlay. Parang yun yung Chinese method of healing during postpartum. The baby and us, Perry, as new parents. Pero tuloy-tuloy lang pag-vlog. Oo, na-enjoy ko naman siya. Na-enjoy ko siya kahit wala akong kinikita, no? Na-enjoy ako mag-share sa inyo. How did you accept the changes in your body from being fit to having a belly? And soon, these will sag like your boobs and tummy. How did I accept the changes? Parang binanggit ko na rin kanina na parang part of the process, it's normal that your body's gonna change. Nalalaki ka talaga. Kahit gano'ng kapetit, lalaki ka rin talaga. Sabi ko nga, when you know that's happening for a beautiful reason, alam kong si God talagang binigyan ako ng opportunity na to na hindi ko alam na, sana Lord, bigyan niyo pa ako ng more and more opportunities to make more and more babies. Binigyan ako ng ganitong opportunity. Of course, gusto kong i-savor. Ito yung focus ko. Kumbaga, wala na akong pakialam if hindi na ako magiging fair, if hindi ko na mabalikan yung katawan ko dati. Wala akong pakialam kung magsag yung boobs ko dahil sa breastfeeding, kung may lalaylay. Wala na. Inano ko na yan. Tinanggap ko na sa life ko na tapos na ako dun sa time na talagang I was very conscious of my physique na talagang dapat may abs ako. Wala na, tapos na ako sa time na yun. Naka-move on na ako doon. Anong trimester po ang pinakamahirap para sa inyo? It's the third trimester. This one, the last part. Ito na, nakakainip na. 40 weeks na, Shizams. Yung due date ko bukas na, hindi pa rin ako nanganganak. Ano na? Hindi na ako nanganganak, diba? So, ito yung pinakamahirap. Pagod na ako. Ang bigat-bigat na ng chan ko. Yung OB-GYN ni ko, gumagawa na kami ng ways to naturally induce labor. Kung paano ba namin. Alam mo yun, lahat na ng paraan. Pinakamahirap sa third trimester, wala ka ng energy talaga. Lagi kang pagod, gusto mong matulog lagi. Magge-gelay din po ba kayo dahil Chinese ang asawa nyo? Yes! Magge-gelay ako. Sa mga hindi familiar sa gelay, parang it's the Chinese method of healing during postpartum. So, ito yung 1 month na hindi maliligo. And then, ito lang yung mga kakainin ko. Like, usually black chicken, lapu-lapu, roast pigeon, tapos may Chinese herbal tea. As much as possible, huwag kang iinom ng masyadong maraming tubig. Basta, ito yung Chinese tradition na syempre, I have so much respect to Perry's family's traditions na okay sa akin, gagawin at gagawin ko. Yun. So, yes, pagdadaanan ko ang gelay, iba-vlog ko yun. Yung 1 month akong walang ligo. Sobrang oily na siguro yung buko nun. No? Actually, gusto ko rin gawin yung gelay kasi it will also help regain my strength and vitality. My body went through a lot of changes during pregnancy. Talagang kailangan ko yung gelay healing. Anyway, Shizams, yun lang. Thank you so much sa mga tanong ninyo. And I hope may mga nakuha kayong insights and may mga natutunan kayo sa akin. Ito talaga ang pinagdadaanan ko. It's not always rainbows and sunshine. So, Shizams, thank you for watching this vlog. Anyway, Shizams, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Love you all!